mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3 tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Integrity. Sa ilang taong ko pa lang dito sa DZRH, isa yun sa mga itinuro ng himpilan sa akin. Hinulma ko nito na maging isang dedicated journalist. May paninindigan at may malalim na commitment pagdating sa katotohanan. Actually, sa sobrang yaman ng kasaysayan ng DZRH, kusa ka nalang lilinangin ito. At syempre, igaguide ka na mas maging epektibong tagapaghatid ng makabulang storya para sa mga Pilipino. Mula sa DZRH TV, ito si Milly Borja, bumabati ng happy 85th anniversary sa DZRH para sa mas marami pang taon na pagsiservisyo para sa Pilipino. Bisyo! Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Inubog ako ng DZRH sa bilang journalist sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay sa tamang pamamahayag, malawak na karanasan sa iba't ibang istorya at pagtutok sa serbisyo publiko. Sa DZRH, natutunan ko ang halaga ng integridad, pagiging patas at dedikasyon sa paglilingkod na may malasakit. Ako si Noche Cacas, ang RH 27, kaya bumabati ng happy 85th anniversary DZRH. Agam balita. Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:38 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras.
Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programa namin ng Dos Kumpanyeras. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nako, napakabilis ng araw, Panyera, dahil ilang tulog na lang, Aliwan Fiesta. Actually, na. Isang tulog na lang kasi bukas ay mag-uumpisa. Oo, nga na pala ang mga activities. In fact, dito po sa harap namin, sarado na po itong area sa harap namin dahil nagpa-practice na, may rehearsal ng mga participants sa Tourney Camp. And earlier this morning, nag-start na yung photoshoot, no, yes, ng mga sexy-sexy, naggagandahang mga candidates for Reyna ng Aliwan. Oo nga, kala ko Lunes pa lang, Martes na pala ngayon. Biruin mo yan. Hindi yan biro. Ang bilis-bilis ng panahon, ang bilis-bilis ng araw. Sa sobrang kabisihan po namin, hindi na namin malaman kung anong araw na ba o anong oras na ba. Pero eto na, no, dun sa pasabog natin, tandaan po ninyo sa day 3, ang hatid po ng Aliwan Fiesta. Ako po, abangan po ang makukulay na street dancers at flows. Ito po talagang pinaka-highlight ng ating Aliwan Fiesta. Kasama po siyempre ang mga kandidata ng Reyna ng Aliwan. Napaparada po simula Magdalena Halandon Street at iikot po sa paligid po ng CCP Complex hanggang sa harap po ng Aliw Theater sa darating po na Sabado po yan. Mapapanood din po ang performances ni Naganda, Wanda at Tom Tos at ng bandang Rocksteady. Kaya naman po makiisa, makisaya dahil pistay narito na. See you po sa ating 3-day Aliwan Fiesta. Yes. Sa lahat po ng mga excited na, again po ang ating Aliwan Fiesta ay mga pinagsama-samang mga malalaking fiesta sa buong Pilipinas. Tinipon-tipon ng mga magagaling at dito po sa mga champion. Yes. Sa champions po ito. At dito po sa ating Aliwan Fiesta, gaganapin po sa may tabi po ng Star City, sa harap po ng Aliw Theater. Dito sila magpapatagisa ng galing. Kaya good luck po sa ating mga street dancers. Ayan. At syempre, nako, yung kamusta na po ang inyong mga gasolina, ayan, sa inyong mga sasakyan. Kayo po ba'y nagpagas? Tumaas na, Panyera. Aray, naku! Ang sakit talaga, Panyera. Pero ganun talaga, tuloy pa rin po ang ating pakikipagdigma pagdating po sa kalsada. Ayan, good luck po sa ating mga drivers at syempre sa mga commuters at mga pasahero po na uuwi na ngayong gabi. Pero bago yan, ha, yung ating pong mga nanonood at mga nakikinig sa atin, magbigay-pugay lang tayo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, DZRH Dos Kumpanyeras Facebook Live, at sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Good evening po. Ayan, kina, syempre nangunguna sa DZRH News, sina Victorina Duran ng Las Piñas, sa Rico Bagisi at si Flor Bantike. Sabi niya na yung napanalunan niya kagabi ay i-donate niya sa DZRH Operation Tulong. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. And more power to you. Raymond Dosa, magandang gabi din po, Charito. Okay, at si Gael, buenas noche. Magandang gabi din po sa inyo, Miss Roxanne Costo, Mami Belen Rivera, Kenneth Arevalo, Lynn Garganera, Violeta Montecalvo Sembrano, and syempre si Tita Ami Mira Flor Garcia. Tita Ami, magkikita ba tayo dito kasama si Clarence? Kasi suki natin ito, Attorney Cam. Taga Commission on Audit pala, Attorney Cam, si Tita Ami. Pagkatapos ang anak niya ay parang sa Office of the Mayor dito sa Pasay City. Ramel Maluto, magandang gabi. And of course, Mario Manuba and Vitz Escueta. Yan. Irene Almodovar, nanonood po sa may Angono Rizal. Magandang gabi po. Ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay tungkol sa batas na nagbibigay proteksyon sa mga umuupa laban sa hindi makatarungang taas renta. Dahil ngayon po, no, nangangalahati na po tayo sa ating taon. Hanggang ngayon, parang itong 2024, napakabigat. No? At saka Attorney Cam, no? After July, August, mag-uumpisa na naman ang pasukan o opening ng school year. So definitely marami na naman mag
i-enroll sa kolehiyo mm-hmm. kasi ngayon yung iba talagang full face-to-face na. Mm-hmm. O kaya blended learning. So kailangan pa din ng pumunta dito kasi imaginein mo kung 3 times a week ang face-to-face na classes, no? Eh tapos taga Marinduque ka. Mm-hmm. Napakahirap naman mag-uwian ka, 'di ba? Correct. So yung mga estudyante po magdo-dorm mm-hmm. malapit sa kanilang eskwelahan, at alam naman po natin na yung mga karamihan po sa mga dito sa Manila yung mga estudyante ay galing din po ng mga malalayong provincia. Actually, ang Maynila, Atty. Cam, karamihan, mm-hmm. ilang porsyento, I don't know kung mm-hmm. how many, no? Pero napakalaking porsyento ng mga tao sa Maynila ay mga taga-probinsya talaga. Mm-hmm. O yan. Dahil nga po, nandito ang sentro, bagaman at mas maganda sana kung tayo ay, you know, nag-i-stay sa ating mga lalawigan dahil napaka overcrowded na Atty. Cam mm-hmm. ang Metro Manila. Kaya nga tindi ng traffic eh. Mm-hmm. Sobrang traffic na po mm-hmm. talaga, grabe na. Kaya yung mga kasama ako doon, Atty. Cam. Yung 30 minutes na biyahe mo parang isa't kalahating oras. Kasama ako doon sa mga tagalalawigan na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Mm-hmm. Mm-hmm. Naman. Ako naman kasama naman ang tatay ko doon. At kasi kami Atty. Cam ay city girl. Diyan ako sa Cavite. Cavite girl, Liana. So, ang ating tatalakayin po, may kinalaman po siyempre sa mga umuupa, mm-hmm. sa mga landlord, at saka po mga tenants. Mga tenants, mm-hmm. ayan po. So, pero linawin natin ito mm-hmm. ay para doon sa mga residential mm-hmm. tenants. Mm-hmm. Kasi po iba rin po yung mga commercial. Mm-hmm. Ayan, yung mga nagrerenta ng commercial space. Mm-hmm. Never pa akong naka-experience panyera na mag-rent ng commercial space mm-hmm. o kaya yung medyo may kalakihan, no? Laging freedom, no, mm-hmm. to enter into contract. Yun ang sumasaklaw dito kasi mm-hmm. hindi siya subject ng Rent Control Act. At saka, mm-hmm. pag sinabi mo commercial space kasi, mga may kakayanan ito na magbayad mm-hmm. dahil nga sa business mm-hmm. at medyo mas malaki, no, mas may kalakihan ito compared sa mga residential units. Mm-hmm. Ayan. Kasi sa residential, na ano pa yan, nagva-vary pa yan. May mm-hmm. apartment, meron siyang bed spacer, meron din pong condo units. Uh-oh. So iba-iba po. Ayan. Pero ang tanong, no, itong ating batas ba ito ay kailangan na rin ba na medyo amyendahan? Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Kasi po, tatalakayan natin isa-isa kung hanggang magkano lang mm-hmm. ang pwedeng sakupin ng batas na ito. Ano ang limitasyon? Mm-hmm. Yun. Magkano yung renta? Ayan. Sa pagbabalik po ng ating dos kumpanyeras, ayan ha, pag-uusapan din po natin, no, yung ating Malakas, yung ano ang karapatan ng umuupa sa inuupahan kung ibebenta na ito ng may-ari. Yan. Yes, so, kung kayo po ay meron ng idea about doon sa ating Malakas online promo, pwede po kayong mag-message sa aming DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page. Mm-hmm. Yan. Pahapyawan lang natin, no, yung ating topic, no? Okay, ano ba ang tinatawag natin na lease contract, no? Kapag tayo po ay pumapasok sa kontrata ng pagrerenta, ayan, ano ba ang mga napapaloob dito? Mm-hmm. Siyempre, unang-una napapaloob po dito yung parties. Parties, ayan. Kung ano yung, of course, address ninyo, legal age ba yan, at yung location ng property. Ano ba itong property? Unit, ano ba ito? Unit 1, mm-hmm. unit 2, unit 3, unit 4. Terms and conditions, ayan. Mm-hmm. Napakahalaga po sa terms and conditions, no? Sino ang magbabayad ng kuryente, mm-hmm. ng tubig, mm-hmm. ng other utilities, kung may ambagan ba dito, o kung sino ba ang even yung pati yung mga homeowners association, yes. normally it is shouldered by the lessor. Mm-hmm. Dapat din naka-indicate dito kung gaano katagal, no? Magkano yung down payment at magkano yung renta. Ayan. Ayan. At magkano ba ang kailangan, hanggang saan ba pwedeng kumolekta itong nagpapaupa? Mm-hmm. Ilang buwan ba? Ilang buwan na deposit? Yes. Ilang buwan na advance? Kung siyempre may penalties, po, importante mm-hmm. din ito dahil otherwise without stipulation as to penalties, no, hindi po ito maaaring i-implement. At no, kung halimbawa po meron pang ibang stipulations, no, dapat ay ma-reflect po ito, especially yung mga restrictions sa Atty. Cam. Mm-hmm. Kaya minsan, no, yung mga iba, pag minsan nakalagay po sa yung mga hindi dog lover, tsaka mm-hmm. mga pet lover,
cover. Mm-hmm. Minsan, di ba, parang ipinagbabawal yun sa mga ibang mga condominium units. Yes. May iba naman po, pumapayag sila. Mm-hmm. So, kailangan medyo aware din po kayo. Even yun. The visitors, no? Yes. Kung hanggang ilan, kasi usually kapag ito ay room o kaya ay ito ay unit, mm-hmm. hanggang ilan lang ang pwedeng magstay doon sa unit, mm-hmm. no? For example, I know of some areas na or condominium units na pag ganito kalaki ang unit, single, ano yun, one bedroom unit, mm-hmm. ay hanggang tatlo o dalawa tatlo lang ang pwedeng tumira. Mm-hmm. Pagka sumubra, hindi yan pa pwede. Mm-hmm. O, tsaka may logbook, mm-hmm. no? Ayan. Kasi minsan, Panyera, meron yun ako nakausap na single bedroom lang siya, tapos yung nauso during that time yung Pogo. Yan. Mm-hmm. Yung, napakarami. Iba yung occupant sa umaga, iba yung occupant sa gabi. Shifting sila. Tama ka din, Panyera. Shifting. Kaya hindi na-declare kung ilan yung taong magre-rent. Pero naakit yung kliyente na magbigay ng ano, parang ito na yung mga post-dated checks. Oo, pero nag-bounce pala. Tapos pagkatapos ng lease, sirang-sira na ang unit. Correct. Diba? Tandaan po ninyo, medyo marami din ipapaayos. Ayan. So yung mga ganito at po. At napakamahal. You still have to, kung halimbawa condominium unit ito, Attorney Cam, meron pang bond pagka magpapagawa ka, di ba? Kaya naman po itong lease agreement na ito na pinag-uusapan po natin, again, sinabi po ni Panyera, ito po ay personal in nature. At syempre, kung ano po yung mga nasusulat dun sa terms and conditions, dun sa inyong provisions, sa inyong lease agreement, ito pa rin po ang susundin. Mm-hmm. So dapat po yung mga nagpapaupa at yung mga nagrerenta, makinig po kayo. Oo, tsaka take note po, ano, hindi nyo kailangan ng abogado para mag-stipulate, no? Mm-hmm. Pwede po na magkasundo kayo, isulat, ito ang mga kondisyon. Kami, si A and B, si A, lessor, at B, lessee, nagkakasundo, pwede nyo tagalugin, nagpapaupa at umuupa, nagkakasundo na ng rentahan sa unit, ganyan-ganyan. Ito, sa ilalim ng mga na sumusunod na kondisyon. Yan. I-stipulate na po ninyo doon. Para at least, kung sakasakali magka-problema kayo, you can always go back, mm-hmm. no? To your contract of lease. Mm-hmm. I-stipulate na din yun. Especially if penalties and interest, if mag-i-impose kayo. Otherwise, wala po kayo, ikaw, lessor, wala kang maaring i-impose na ganito kung wala kang stipulation as to interest for delayed payments. Mm-hmm. Yeah. Kaya naman po ito, yung pag-uusapan din natin, yung batas na Rent Control Act, mm-hmm. Na pinagtibay po, no? At ng Kongreso. At syempre, ito po yung bumuprotekta sa mga tenants natin against unreasonable rent increases. Mm-hmm. At ito pong rental loan natin sa Pilipinas, sa to say, no, ang kino-cover lang po nito yung mga housing units na meron pong monthly rental na up to 10,000 pesos. Ayan, sa Metro Manila and other highly urbanized cities nationwide. Mm-hmm. Kaya nga po sinasabi namin ng aking Panyera na siguro it's a high time na sana silipin ito ng Kongreso at itaas po yung ating limitation kung saan i-cover po yung housing units na monthly rental. Siguro ngayon, Panyera, mga magkano na kaya ang dapat i-cover? Kasi ngayon ang pinakamura po na single bedroom parang 15,000 eh. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali pa niya. Sa area ko kasi ang mahal. Single bedroom ay nasa 30 to 35,000 ang unit. So yon. So, ganun ang kalakaran ng renta. Where yon sa area ko. Not sure dun sa iba. Siguro naman ay condo. Yes, yung mga condominium kasi ang mga magulang po no ng mga estudyante usually preferred nila yung condominium because of of course yung safety. Mas strict sila doon. May security guard. Ayan. So pinakamababa na po yung 15,000 unit per rent. So range from 15 to 30,000. Yung 10,000 hindi na to ko-cover ng condo Panyera. Pagka sobra-sobra na or halimbawa po mixed use ang inyong nirerentahan, maari pong hindi rin ito ma-cover. So kaya importante na sana mapansin naman ito. Pero sa mga nagrerenta po ng monthly rental na 10,000 pababa, good news pa rin po sa inyo ito dahil itong Rent Control Act effective pa rin po at pwede pa rin po ninyong i-impose kapag nagkaroon po ng unreasonable increase pagdating po sa renta. At kung sakasakaling unreasonable, ano pa yung pwede ninyong gawin? Kung unreasonable ang increase ng inyong landlord o lessor. So ito pong ating Rent Control Act, sinasako po nito kasama rito yung mga boarding house, yung apartment, mga bed space, ayan, dormitory.
police, so kasama po yan. At syempre yung mga mag-violate nito, magkano kaya ang penalty kapag hindi sumunod ang mga nagpaparenta dito po sa ating batas na Rent Control Act. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, ang inyong mga katanungan na amin pong sasagutin. Kasama parang pa rin Chadeli po. Ang boses ni, ay, talaga ni Ato Ernie sa ating pagpabalik. Oo nga eh. Bigla kang humilihin ngayon. Parang napagod ako ngayong araw kasi alam mo, morning pa lang, nandito na ako, alas 8 pa lang. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones. ACS Illiones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng Unique Toothpaste, Bright Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja Lunes hanggang Biyernes. Alang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Baka basic! Mga kabisyo like super legit and all. Mga tambalanista! Partner? Uy! Dalawang araw na lang! Aliwan! Fiesta na! Dalawang araw na lang! Aliwan! Fiesta na! Ito po ang inyong Uncle Dagol! Ako po si Konyo Bicolano. Pumunta kayo kasi libre po ito. Walang ticket-ticket, libre para sa inyo. Oreka! Importantatious na maximum levelations na makarating kayo sa pinaka-engrande! Pinaka! Dos Kumpanyeras. Kala ko sisigaw na ako na. Ano ba naman itong ating computer? Hindi, ato ka lang. Hindi, parang may lumalabas siya eh. Mamaya check mo nga ito ano. Kuya Jeric, ha? Ay, si Kuya Billy pala yung nandyan. Okay. Nagbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin, ha, ang tungkol po sa batas na nagbibigay proteksyon sa mga umuupa laban po sa hindi makatarungang taas renta. Mm-hmm. Yan. Alam niyo naman, kapag medyo nagtataas ng mga bilihin, taas ng gasolina, taas mm-hmm. kahit anong taas pa yan, kahit taas renta. Pero yung ating sweldo, eh, wala naman. Kaya medyo kailangan kayo po ay alerto pagdating po sa mga ganito. So yung pinag-uusapan po natin na Rent Control Act, kung ano po yung sumasakop dito, again po, yung nagre-renta po ng up to 10,000 pesos lamang po pag lumagpas po sa 10,000, hindi na po kahit pa residential. Mm-hmm. So ito po, ang sinasabi po ng batas, yung maximum rent increase, kapag ikaw po ay nagre-renta ng 4,999 pesos pababa, kailangan ang renta mo lang na tataas per year ay 2%. Although doon sa bagong circular ng National Homes something, across the board, 4% lang for the year 2024. Effective January 1, 2024 hanggang December 31, 2024, hanggang 4%, wala na pong classification na 2%, 6 or, mm-hmm. or 8 or 10 or 11. Wala na pong ganong classification. Sa bago pong circular na inilabas or advisory na inilabas ng DHSUD, wala na pong ganoon across the board, regardless kung kayo nasa probinsya or nandito sa Maynila, basta below 10,000 pesos or 10,000 and below or hindi lumalagpas ng 10,000, 4% lamang po ang maaring i-increase sa ating renta. Now, kung halimbawa po noong, say for example, may kontrata kayo na last year pa, pagkatapos mag-i-end ngayong June, say for example hanggang June 30, mag-i-execute kayo ng contract, yun pong dapat nauna, ay hindi yun masasubject sa increase. Pero kapag ka nag-renew kayo ng July 1, doon po maaring ma-i-implement yung 4% increase. So, you can check NHSB Resolution Number 2023-03 na sinasabi na, dahil ni-review ng NEDA na napakaliit ng aumento sa naging income ng bawat household, hindi natin papayagan yung mas malaking increase sa mga renta dahil ang tindi na ng inflation, ang mahal na ng mga bilihin. Kasi the law
intends, no, to protect yung mga mahihirap na pamilya na ma-dislocate pa sa kanilang mga tahanan. Ito nga yung ano, panyere, na sana hindi naman ginalaw yung 2%. Yung sana yung 5,000 and above, yun na lang sana yung 4%. Kasi dun sa dating batas po, yung 5,000 to 8,999, yun yung 7%. So yung 2% po, for example, 4,999 and below ka, hindi na siya 2%. So 4% na nga, sabi ni panyera. Mm-hmm. So yun naman ang difference po nun. Mm-hmm. At syempre, pagdating naman po sa deposit tsaka renta, ayan, yung sa mga nagpaparent po ng 2 months deposit, 2 months advance. Ay, mali yun. Sige nga, pa-explain mo. At sige ka, Manyera, go. Ay, mali po yung 1 month advance, 2 months deposit lang. Yun lang po yun. Oo. Pakilino mo nga, Attorney Cam, paano ba or para saan ba yung deposit? Siyempre, yung deposit po, ito po yung sasagot po, no? Sa mga, halimbawa po, hindi nyo na bayaran na mga utility bills, so kaya may mga nasira po kayo doon, na which is naka-include po sa provision ng inyong lease agreement na ibinigay po sa inyo na in good condition. Tapos, except of course, sinira. Yung mga ordinary wear and tear. Correct. Ano? Pero yung mga nasira, nalasing ang mister nyo, sinuntok ang pader. Sinuntok yung TV. Diba? Kasama yun sa pinarenta sa inyo. So, yun po yung sasagot doon. Pero again po, 2 months deposit tsaka 1 month advance. So, yung deposit ay hindi siya para sa ano, hindi siya para sa consumption ninyo na pagstay ninyo, no? Dahil ito po ay i-apply, no? Doon sa yung binanggit na ni Attorney Cam. At kung sakasakali pong lahat ay ano, ang tawag doon, lahat ay settled, no? At wala kayong nasira doon sa property. Aba dapat po, no, ay ma-refund ka agad or ma-refund din yung inyong deposit. Ayan. Yung advance, yun po ang kinukonsumo ninyo. Ayan. Kasama rin po sa mga sasagot sa deposit, kung halimbawa po eh, hindi kayo nakapagbayad ng renta. Ayan. Fail to pay rent, no? Pero usually po dapat yung 1 month advance kinikip ang sasagot yun. Eh. Dapat kinikip nyo yun. In fact, no, kung nagre-renew po kayo, tapos halimbawa nagkaroon ng increase, say, nadagdagan ng 400 pesos yung renta the following year. Yun pong deposit niyo dapat magdagdag din kayo ng 800. Bakit? Para doon sa monthly ka-level. Kasi usually, di ba, 2 months deposit equivalent to 2 months na renta ninyo. So, halimbawa, ang renta ninyo ay, magbigay ka nga example, Attorney Cam. 8,500. Halimbawa, mahirap i-compute. Ay, mahirap ba? 8,000 na lang, 8,000. Sige. Halimbawa, 8,000. So, ibig sabihin, 16,000 yung deposit ninyo. Eh, nag-increase ng say ilang 4%. Oh, yun. So yung 4% noon, yun po ang idadagdag niyo. Pinahirap mo pa kasi. Oo nga, ang hirap po na, ang hirap mag-compute pala ng, dapat pala 10,000 na lang. Pero alanganin doon kasi pag nag-increase ng 10,000, abay ano na yun, lagpas na kayo doon sa ceiling. Ayan, so hindi na kayo papasok doon sa kinukover ng Rent Control Act. Again, hanggang 4% po regardless kung dito kayo sa probinsya at regardless kung magkano ang renta ninyo, basta't hindi po lumalagpas ng 10,000 piso. Ayan. Kung halimbawa po next year po matatapos yung kontrata ninyo, no? Dapat po wala kayong increase ngayon, no? At yung dati pang increase, kasi dati yung binabanggit ni Attorney Cam yung ilang percent, depende sa kung magkano ngayon, flat rate na 4% ang increase. Parang ang ginawa nila, meet na lang sa halfway. Kasi from 2 to 11%, sige, ito na lang, 4 na lang. Ayan. Ito naman, ano po yung mga dahilan, no, kung maaari kayong mapaalis ng landlord sa inyong inuupahan. Siyempre, unang-una, kapag nagtapos na po yung kasunduan ninyo, tapos na po yung inyong term, edi, pwede na. Pwede ka nang paalisin. Pangalawa, hindi ka nagbayad ng upa. Ayan, yung nilabag mo yung terms and conditions ninyong kasunduan. At kasama rin dito yung paggamit ng lugar sa ibang layunin bukod sa napagkasunduan. Yes, halimbawa, residential, tinayuan nyo ng karinderiya. O, di ba? Kasi may mga ibang tao, Attorney Cam, na sensitibo dito. Kasi kapag ka ginawa mong, nilagyan mo ng tindahan, yung place na yun, malamang maraming taong maglalabas-masok sa area. So,
what happens to the privacy at saka security ng iba, syempre. Hindi naman ang mga papasok lang dito, ha, ang pwede lang bumili ng pagkain dito, yung mga mabubuting loob, wala naman ganun. Correct, 'di ba? Yeah. At saka hindi lang 'yun, mamaya ang usapan natin pinarent sa'yo residential. Yung pala negosyo. Negosyo ng marijuana, ay, no? Yun yung nag-ano ka, 'di ba? 'Di ba may mga nahuli before na nagpapa yung ay, UV renta. Tapos ang ginagawa attorney kan pinaglulutuan pala ng droga. Ayun. No, dapat 'yan O kaya ginagamit pala na pinagtataguan ng mga kinikidnap ng mga Chinese. Naku. Diba yung mga yung mga nasa balita lately, diba? Yun yung masaklap. At isa pang maaaring dahilan po yung tinatawag natin na sa bliss kung hindi po ito pinapayagan ng ating owner. Kaya nga po, ano, kasama ito dapat dun sa mga stipulations ng inyong kontrata, no? Kung halimbawa nagkasundo kayo, dahil mag-isa lang naman ako sa bahay, 3-bedroom unit ito. Alam nga namang mag-isa ka lang doon, 'di ba? So makakatulong din na kung sakasakali, kung halimbawa at up and down, di yung ground floor sa iyo, yung upper part, no, yung second floor, yun ang ipapasublis mo, 'di ba? So kung pwede ito, dapat ay naisusulat po ito because the general rule is bawal ito kung walang mention sa inyong kontrata. Ayan. Kaya importante rin po na isulat ito. Lalong-lalo na po yung mga naintindihan ko yung mga nagpapasablis. Minsan nga parang nalilibre na sila dahil dun sa sablis nila. Ang usapan ni 10,000. Mag-isa ka lang, may 3-bedroom, pinarent mo tang 5,000. Ay, nakalibre ka din. Diba? So, libre na yung tirahan. So, may mga ganun po. Again po, kailangan po yung sublease, no? Importante po na nasusulat. Dahil kung ito po ay nasusulat at ito po ay inyong nilabag, maaari po yung matigil. Although kung silent po ang kontrata ninyo, ay bawal po talaga. Kailangan po ng express stipulation na pumapayag sa sublease. Yan. Kung halimbawa, may nakalagay doon sublease, tapos pumapayag si landlord na ipasublease ni lessee ang kanyang unit, walang problema. O kaya ay naka-indicate doon that the unit may not be subleased without the written consent no, of the lessor, in which case, lagyan mo na lang kung ikaw ang umuupa, in which case, the lessor shall not unreasonably withhold consent. Oh, 'di ba? At least meron ka nang lusot kagad na sabi natin, bawal kang hindi ka, in short, gusto lang sabihin na bawal kang tumanggi kapag ka sinablis ko. Pero kaya nga po, hingin kayo ng written consent pa din. Yan. So hindi siya pinagbabawal, ipagpaalam mo lang. Sa tanong na ano naman po ang karapatan ng umuupa sa inuupahan kung halimbawang ibebenta na ito ng may-ari? Ayan, go ahead, Attorney Cam. Ang pinakamaganda po, no, kung saan na ang mga rumerenta ay binibigyan ng option na bilhin ang property. At kung hindi naman nila ito bibilhin, meron silang karapatan na mag-refuse, di ba? Yung right of first refusal. Also known as right of free preemption. Ibig sabihin, kung halimbawa bago kayo offer sa iba, bibigyan kayo ng pagkakataon. Ikaw muna. Sa'yo muna. Attorney Cam, bilhin mo to sa ganitong halaga. You have until ganitong petsa para isagot or ipahayag, express ang inyong option, ang inyong choice. Kung hindi, pag hindi ka sumagot within that period, ay open na ito sa pagbibenta sa iba. Yan. So, importante na dapat yung in-offer sa'yo. Ganun din yung i-offers dun sa ano. Sa, yes. Or usually, Attorney Cam, pagka doon sa lessee, sa kasalukuyang umuupa, mas mura-mura ito. Kasi may consideration. Meron ng goodwill At saka minsan, di ba, pag kayo ay nakapag nagkaroon na ng relasyon, harmonious relationship, maganda goodwill, na yung samahan. Di ba? No? May extra consideration. Yes. Lalo kung halimbawa, ang tagal mo na umuupa, nakalimang taon, 10 taon ka na. Tsaka ikaw, kung ikaw ang umuupa, at more or less alam mo na, no? Ito may mga sira po ito. So negotiation, ano mo na ito, something to negotiate pa sa presyo. Oy ma'am or sir, ito sira-sira na po ito, so dapat mas mababa siya. So mga punto na dapat din na tinitingnan ninyo. Kung halimbawa naman po, no, tumanggi po itong si lessee na bilhin ang property dahil siguro hindi niya si lessee yung umuupa.
At ito po ay inalok ng landlord sa iba. At ito po ay binili ng third party. Pero ang kanilang kasunduan, yung lease agreement, ay meron pang natitirang 3 buwan. Ayan. Pwede bang paalisin agad-agad or automatic ba na dapat umalisa ang lessee kapag ito ay ibinenta na sa iba? Dos Compañeras. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, pag-uusapan po natin yan. Magandang gabi muna sa mga nakatutok sa atin ngayon. Panyera, meron ka yes, ba dyan? Yes, magandang gabi sa iyo, Fruy Vita. Kumusta ang finals? Hi, finals. Student. Magandang gabi din sa iyo, Enrico Quindosa. At syempre, Joseph Abalos, Mirna De La Cruz, Wilfredo Sinen, Sedinia Asuncion Herman, sa Maria, Santa Maria Bulacan, Ngoyong Montes, at maraming iba pa. Sa Eduardo Narvaez, nanunood din sa atin, Aldas Villamata. May mga questions sila Fruy Vita at saka Enrico Candoza na sasagutin natin later. Magandang gabi rin po kay Berlin Da Abulensya, Anthony Abreniga, Marisa Realon, Nato Tipasha, at ganun din po kay Flor Bantike. Ayan. Magandang gabi rin po sa, siyempre batiin ko na si Nanay Jovita, si Papa Will. Thank you so much sa pagtutok. Ganun din po, sabay ko na po si Ronald Vascos Rabino. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At si John Rogi Tago. Ayan, magandang gabi. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Sagutin po ang katanungan sa ating Malakash online promo. Punta po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, i-message po kami ang tanong, ano ang karapatan ng umuupa sa inuupahan kung ibibenta na ito ng may-ari? Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. This are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Tingnan nyo oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti! ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Contingent number 12! Ilong
Yang Festival presented by Vivo Mariano! As you can see, ito po ang aking first ever RH shirt. Eksaktong 3 years na rin kasi mula nung maging bahagi ako ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. 3 taon na puno ng iba't ibang karanasan at aral, hindi lamang pagdating sa pagbabalita o pagsusulat, kundi maging sa mga kwento ng ilan sa aking mga na-interview sa nakalipas ng mga taon. Ordinaryong mamamayan man yan or isang kilalang personalidad. Yung lahat ng to, humubog kasi hindi lamang sa aking professional life but most importantly, sa aking personal growth. Kaya naman tulad ng like mo sinasabi, isang karangalan, privilege na maging bahagi ng higit 8 dekadang kasaysayan ng DZRH. Ako po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme, na bumabati ng happy 85th anniversary DZRH. Dos Compañeras CZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan, ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na po ang engranding pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 20 days na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre kasama niyo pa rin po sa programang Dos Compañeras, kami po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. Excited na ako sa ating 85th anniversary panyera. Which is how many days na lang? 20 days na lang. Kung hindi kami nagkakamali. At dahil marami pa kong mga activities na naka-line up para sa inyo, marami pa rin po kaming promo. Kasama na dyan ang DZRH ka-birthday promo. Open na po ito sa lahat ng nagbi-birthday ng July 15. Kaya lang, dahil marami po kayo, i-raffle na lang natin ito, Attorney Cam. So, yes, hindi na lang siya limited doon sa July 15, 1939, ipinanganak. Basta July 15, send us your birth certificate together with the receipt, no? From the PSA and at the same time, yung picture po ninyo. Ayun, sama-sama po tayo. 85th anniversary, balikan natin ang legasiya ng DZRH. Dos Compañeras. Sa pagpapatuloy po ng ating topic, syempre pinag-uusapan po natin tungkol po sa renta. Ayan, pagre-renta. Ayan. At kanina sinabi natin kung maaari po bang paalisin ang ating nangungupahan kung halimbawa siya po ay tumanggi at hindi niya in-exercise ang kanyang karapatan, yung right of first refusal. Yes. At naibenta ito sa third party pero may remaining pa na 3 months sa kanilang kasunduan. Automatic ba na dapat paalisin na ang nagre-renta? May obligasyon po na igalang yung kontrata. Yan, ibig pong sabihin, kailangan po yung bibili po ng property,
kailangan po ay sundin ang kanilang kasunduan na kung ang katapusan po ay meron pang 3 months remaining, eh dapat doon pa lang po no, maaaring kunin ang property. Mm-hmm. Kaya nga po kung kayo ang bumibili nito, mm-hmm, no, ay dapat po ay ini-inspect, bahagi po ito ng due diligence. So mm-hmm, kung sakasakali na ayaw ninyo, ay may naiinis kayo, well, bakit mag-i-extend pa ito? Pwede po ninyong mapagkasunduan na sa akin, dahil ako nang may-ari ng property, sa akin ka na dapat magbabayad. Mm-hmm. Ayan. So, ito may question dito tungkol sa si Enrico Quindosa. Sabi niya, parenta ko po sa bahay ay 5,500 per month. Every year, nagre-renew kami ng contract. Since renewable every year, pwede bang more than 4% ang pag-increase ko? For example, 5,500 gawin kong 6,500. Mali po. Actually, yung pag once a year lang po kayo pa pwedeng mag-implement ng increase. Ano, pag nandoon po kayo dun sa range na sinasabi po ng batas na hindi lumalagpas ang 10,000. So, ibig pong sabihin, 4% ng 5,500, yun po ang pwede ninyong may increase within the year. Basta ito ay renewal na ng contract. Now, if you have existing contract na hindi pa natatapos, say for example, sa August pa mag-uumpisa, ay mag-end yung contract at magre-renew kayo, saka po kayo maaaring magpataw ng 4% na increase. So, hindi po pwedeng, uy, pinayagan ng 4%, mag-i-increase ako ngayon. Hindi. Applicable po ito upon renewal. Yan. Mm-hmm. Matapos yung original na itong kontrata ninyo, current contract po ninyo. Yun. Ayan, may question naman po. Ano ba yung question, Panyera? Si Cruy Vita. Sige po, Panyera, pabasok. Okay, isang mapagpalang gabi, na-miss daw niya yung program. Ano daw pala ang law na magre-regulate sa rental pag walang lease contract between the lessor and the lessee? Pwede ba paalisin immediately ang lessee pag merong clear injury sa property ni lessor like theft in the form of electric and water usage? Yung sa theft po ng kuryente, ang tawag doon electric pilferage. Mm-hmm. No? At ang nagsasampa po ng kaso dito ay yung usually itong yung power distributor. So for example, in Manila, Meralco, sa Marinduque, Marelco, sa Chensan, Socoteco, ano ba? Sa amin, Paleco. Sa Palawan, Paleco yan. So yung mga, so ano ba yung mga sumasaklaw? Yung mga basic po, ano, na hindi po kayo makakapag-impose ng kung ano-anong mga restrictions kung wala po kayong naisusulat na kontrata. Mm-hmm. Ang maari lang po ninyong ipa-impose ay kung nagiging detrimental na doon sa property ninyo at pati na din sa inyo. Say for example, gumagawa na ng mga illegal na mga activities, yun maari talaga ninyong paalisin na. Mm-hmm. But in terms of yung increases for as long as it within no, the 10,000 range, yun pong pagdating sa anong tawag doon, pagdating sa increase, saklaw pa din po kayo nito. Ngayon yung sublease, dahil kahit wala po kayong agreement, automatic po yun na bawal isublease. Mm-hmm. Tsaka pag kung halimbawa naman po yung hindi na fix yung kung kailan nga ba ang term nito, no? Ang sinasabi po ng batas, kung halimbawa ang singilan nyo ay singilan nyo ay every year, so yearly ang contract. Kung monthly ang singilan ninyo, monthly yon. Mm-hmm. Kung weekly din yun. Every week. Ganon po siya. So, ayan, sa lahat po ng mga nakikinig, mas importante pa rin po na pareho pong parties ay may kontrata. Mm-hmm. Para yes, malinaw. Written contract. Mm-hmm. Ayan. Ano ba bang mga question dito, Panyera? Questions, Attorney Cam. Ito si Sherry. Nagre-renta po kami ng apartment na nakalagay po sa kontrata ay 1-year contract, pero hindi po namin natapos ang kontrata at nagpaalam po kami na aalis na. Sabi po ng may-ari, hindi na pwede gamitin o makuha yung 2 months deposit kasi hindi na namin natapos yung kontrata. Tama po ba yun? Okay. Mm. Kayo po, okay, yung kontrata po ba ninyo? Kasi may mga pagkakataon na ito, Attorney Cam, na kapag ka hindi mo tinapos yung kontrata, ay deemed forfeited na, no? Deemed forfeited na yung inyong deposit, no, na sinasabi, or even your advance, kasi nga hindi mo naman tinapos yung kontrata mo. Kasi yun ay nagsisilbing penalty or danyos perwisyo dahil sa ikaw nag-breach ka ng contract. Material yung pag-breach na yun na hindi mo tatapusin yung kontrata samantalang naka-reserve sa iyo yung unit for the entire duration as specified in your contract of lease. Ayan. Mm-hmm. Meron pang mga question.
Ito, nasagot na natin kanina. Ito, si Noel, nangungupahan po kami at 1 year and 2 months na po kami. Tapos sabi ko po sa owner, magtitinda ako. Ngayon, issue sa kanya na magtitinda ako. Gusto niya kami paalisin. Eh, nagbabayad naman po kami ng maayos. Wala kami naging mali sa owner. Ayan, Noel. Noel with E. Ayun. Kung gagawin po ninyo tindahan, kasi ina-alter po ninyo yung nature o yung use ng property. If this is a residential property, tapos gagawin ninyong tindahan, again, no, going back, no, ang intention kung bakit nililimit o nire-restrict sa pagiging strictly residential lang is because gusto nila makontrol din yung mga taong naglalabas-pasok. Ngayon, kung halimbawa gagawin ninyong tindahan, tapos halimbawa dyan, maglalagay pa kayo ng say Lotto outlet, maglalagay rin kayo ng sigarilyo, alak, chances are, no, kung sino-sino makakapasok sa area. So, again, kung ang usapan po ninyo, no, ay this is residential, titirhan lang, eh dapat po sumusunod kayo. Again, that is a breach of contract na maglalagay kayo ng tindahan dyan. Yun. So, may rason siya para i-terminate ang kontrata ninyo kahit pa regular kayong nagbabayad. Kasi iba rin ang rate ng commercial. Yes. No? Kapag dinlagyan yung tindahan, na ba, ay income generating na yan. So, mas malaki dapat ang renta sa inyo. And therefore, also, eh, may mga iba pang requirements kapag mag-set up ka ng tindahan, di ba? May mga business permits on call. Yes, ayan. Ito nga, sabi naman dito, Attorney Cam, paano po kung hindi nakabayad? Paano po mapapaalis yung nagrerenta? So, unang-una po, magbigay po kayo ng demand for payment at saka po notice to vacate. So, yun po, no? Hindi po dapat po paalisin ng pwersahan yung ating mga renter. Ayan. Yun naman ang medyo ano dito sa mga nagpaparenta, no? Bawal po ninyong sapilitang palayasin. So, dapat korte. Kaya alam mo, ito yung mga nagiging problema naman sa ibang bansa, Panyera, di ba? Yung bigla na lang merong mga nag-o-occupy, tapos hindi nila mapaalis yung mga nag-o-occupy doon sa kanilang mga property. By the way po, kung hindi nakakabayad ng renta, pwede po itong pumasok doon sa, well, pupunta po kayo sa barangay. Pagkatapos, kung hindi pa, pwede po kayo ma-issue ng certificate of file action, and then, you can go. This is covered, no? Sinasaklaw po ito ng small claims court. Basta hindi lalagpas, I'm sure doon, hindi naman ito kasi, you know, 1 million and above, below 1 million or not more than 1 million yung coverage ng small claims court. Magandang gabi sa iyo, Ray Mendoza. Ayan. Ayan. Para sa ating dos kumpanyeras sa Malakas online promo, eto na. Eto na ang Deezer Age Mass Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng Deezer Age at instant merkang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Eto na! Para sa katanungan, oy, sumali ka ba sa ating Deezer Age Dos Kumpanyeras Malakas online promo? Sa katanungan po na ano ang karapatan ng umuupa sa inuupahan kung ibebenta na ito ng may-ari? Ang tamang sagot po ay right of first refusal. Ang winner po sa atin pong Malakas online promo, 500 pesos, Mix Aquino. Sa'yo. Siya po ay taga-Alae, Batangas. Ay, magandang gabi po sa mga taga-Batangas. Yes, congratulations. Kumusta na ang lomi at ang masarap na bulalo. Yes. Masarap sa malamig na panahon. Ayan na. At syempre kami po ay magpapaalam na maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinood, nakidinig ng aming programa. Thank you so much po dahil po sa inyo, nananatili kaming number one sa puso ninyo. Kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Nakasama ninyo. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Rexit.